Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwir ang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Digital Patrol. Ito ang palatuntunang magtutuo ng pansin sa mga pangyayari at kaganapan sa ating kapaligiran. Digital Patrol. Tatalakay sa mga usaping panlipunan, mga isyung naglalagablak. Digital Patrol. Magbibigay daan sa inyong mga saloobin at karaingan. Digital Patrol. At ngayon, narito ang inyong pinagpipitakanan sa daigdig ng broadcast mula noon hanggang sa ngayon, si Capt.Sel Baysa. Good Monday morning, everyone. Ngayon po ay the last Monday of the month of the year, 2022. The last Monday. So, if you were not able to complete and done all what you had supposed to do. Ngayon pong araw ng Monday, the last Monday of the month, and the things you have not accomplished in the previous days, well, try it today, bago matapos ng buwan. At upang sa gayon, bagong, direksyon, bagong asinta sa isang bagong buwan ng Hunyo. Good morning, everyone. I'm Sel Baysa, and again, I'm inviting you na samahan po ang Union Code till 11 o'clock. Ngayon pong umagang ito ng Monday. At syempre pa, nasa aking background, kung aking mga alalay, si Nash at si Semanita. At before anything else, mga gilu kong mga tagapakinig, we'd like to congratulate ito pong mga papasok na mga cabinet members ng bagong halal na pangulo ng ating bansa. I will name them in a little while. Oh, ito yung sa kahilingan ng ating mga mag-aaral sapagkat kailangan pong malaman ito, lalong-lalo na yung mga bata na nasa elementarya, ganoon din yung mga nasa mataas na mataas na edukasyon tulad po ng high school at yung pong kolehiyo. You should know it. Alright. So mga gilo ko mga tagapakinig, without much further ado, good morning, good morning, good morning everyone. Likewise, good morning kay Sherwin Marco V, the first to greet us in the program mula po sa Iloilo City. So welcome sa inyong Monday edition ng Digital Patrol. Good morning, good morning kay Miss Hugger. Good morning, ma'am. Sa ating mga Filipino workers overseas, yung mga OFWs, at sa lahat ng ating mga kababayang Pinoy sa iba't ibang dako ng ating dengue. Good morning, good morning, good morning ng Monday sa inyong lahat. So let's start the show, mga gilo kong mga tagapakinig. As usual, let's begin sa pamamagitan ng ating usual curtain opener. Itong magiging kalagayan ng ating panahon. Well, bad news sapagkat meron po tayong isang low pressure area na minomonitor
ng ating local weather bureau, ito pong PAGASA Forecasting Center. At itong low pressure area na ito ay nagbabanta dito po sa Bisayan, ganoon din itong Mindanao region. Beno, atin ay pakinggan ang ulat panahon sa pamamagitan ni weather forecaster Dan Villamin. Ito naman ni President-elect ni... Hindi po magagalo kung magkatagapakinig. We will check. It looks like I hit the wrong button na naman. Or I pushed the wrong button. It should be weather forecaster Dan Villamin. Mula po sa PAGASA Forecasting Center, pero sa dami po nitong aking mga inihandang mga balita para sa inyo, eh yun, medyo I pushed the wrong button. Now, I hope I pushed the right one. Okay, magandang umaga po kay weather forecaster Dan Villamin. Magandang umaga sa inyo, Forecaster Dan. Ano po magiging kalagayan ng panahon sa susunod na 24 oras? Magandang umaga din po sa ating mga tagapakinig. Ito na ating update sa mahihintayan ng panahon sa susunod na 24 oras. As of 3 a.m. today, yung binabantayan nating low pressure area ay nasa layong 330 kilometers silangan ng hilagang Surigao del Sur. Ang nasabing NPA na ito ay kasalukuyan nakakapekto sa buong Visayas at Mindanao. Kaya naman buong araw na ito, inaasahan natin na magpapatuloy. Ito maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pakidlat sa mga nabanggit lugar na dulot nitong low pressure area. Samantala, sa nananabing bahagi naman ng ating bansa, kasama dyan ng Metro Manila, ay mas maliwanag sa panahon natin mararanasan, maliban na lamang sa mga madaling buhos ng ulan na dala ng localized thunderstorm sa dakong hapon hanggang sa gabi. Ang kutang temperatura dito sa Metro Manila ngayong araw ay maglalaro mula 24 to 33 degrees Celsius. 24 to 31 degrees naman dito sa Metro Cebu at 24 to 32 degrees Celsius dito sa Metro Davao area. Para naman sa kalagayan ng ating karagatan, sa kasalukuyan, wala tayong nakatasagil warning sa anumang baybay ng ating kapuluan. Kaya naman malayang mga kapalaot ang ating mga kababayan maiisda at may mga maliliit na tutakyang pandagat. At yan naman pong latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Dan Villamin na gulat. Forecaster Dan, huwag naman sana, pero kung sakaling maging isang bagyo itong low pressure area na ito na inyong minomonitor, ano ang ipapangalan dito? Sa ngayon po, maliit pa rin yung chance ng low pressure area na ito na isang maging ganap na bagyo. Kung in the event na mag-develop po ito a tropical depression, ay bibigyan po ito natin ng maging makaloy. Kaloy. Now, kung sakasakali, wag naman sana uli sapagkat wala namang chance na ito yung maging isang ganap na bagyo as of now. Anong mga areas ang mapipinsala halimbawa o maapektuhan nitong bagyong ito at gaano kalawak? Opo. Inasad po nating mga areas na apekto nitong low pressure area ay buong Visayas at Mindanao. Actually, sa kasalukuyan po ay inaapektuhan ng ito ang eastern sections ng Visayas at Mindanao area. At kahit low pressure area pa lang po ito ay kailangan pong malaman natin mga kababayan na significant rainfall o mataas yung pag-ulan na ang dadalhin itong low pressure area sa mga nabakas na lugar. So, gano'n mga gilog kung mga tagapakinig, ho? Lode, mukhang meron pa tayo na itanong, ho? Malawak ang sakop nito, Forecaster Dan? Sa ngayon po, itong Palawan ay hindi po apektado nitong low pressure area. Yun, magagilog kung mga tagapakinig, the whole region ng Mindanao at Visayas ay apektado itong low pressure area na ito. And if I may recall si Forecaster Dan Villamin, itong low pressure area na ito, mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Yan po ang initial na forecast ng PAGASA. But then, ito po yung Mother Nature. Sabi nga po, nobody would know. Kaya ang puspusan ng ginagawang pagmamonitor ng PAGASA Forecasting Center na ito, dito sa low pressure area na ito, na kapag naging isang ganap na bagyo na, ang ipapangalan ay kaloy. Kaloy. So nangangahulugan, ito ay pangatlong bagyo kung sakasakali na papasok ng bansang Pilipinas ngayong taong kasulukuyan. Meantime,
Maraming salamat kay forecaster Dan Villamin ng Pag-asa Forecasting Center. Tuloy-tuloy na po tayo ang oras sa bansang Pilipinas. Pirap na pong... Okay, it's now 12 minutes bago sumapit ang ganap na alas 10 ng umaga, Philippine Standard Time. Second to greet the program ay mula po sa aming youngest sister in the family mula sa Montreal, Canada, si Norma Uma Baysa Swale. Good morning, Norma. At ang kanyang bate, morning manong, happy Monday, Philippines. Okay. So, happy evening naman, Canada. Yan po ang in reciprocation na pagbati ng palutuntunan sa ating mga kababayan, ho, dyan sa Canada at sa atin po specifically, ho, youngest sister in the family, si Norma Baysa Swale. And speaking of Swale, good morning kay sa kanya pong husband na si Ken Swale and their two children. Magandang umaga sa inyo and of course sa lahat ng ating mga kabayan dyan sa Montreal, Canada. So, tutuloy na po tayo mga galukong mga tagapakinig, ha? At beno bukas, nangangamba na naman yung ating mga motorista. Hinggil dito sa presyuhan na naman dito pong gasolina at ganun din dito pong diesel at ng gas. Well, ang gasolina ay mababawasan. Oh, batay po rito sa ulat, aking pong tagapag-ulat sa labas ng himpilan o sa labas ng aking tahanan, ha? Ng piso at 70 centimos o piso at 90 centimos bawat litro. Yan po sa gasolina. Beno, ang diesel naman ay maradagdagan sa halagang piso at 20 centimos ang diesel. At ang kerosene, madaragdagan ng 2 piso hanggang 2 piso at 20 centimos. Yan po ay bukas. Kaya ayun, ha? Marami na naman ang ating mga kababayan, mga motorista, ang tiyak na pipila sa mga refueling stations para, well, baka pagtipid. Oh, kailangan sa mga panahong ito, yung tipid should be the name of the game. Kung hindi naman gaanong kaimportante yung lalakarin at kayo ay medyo meron pong sasakyan, ay mas makabubuti na this is the right time wherein you plan whatever your movements are concerned. Kung pwede naman lakarin na lang. At kung pwedeng sumakay na lang ng public ride, then do so. Mula sa Dallas, Texas, USA, pagbati ng isa pong sister muli. Ito ay si Presi Estrada. Good morning, Presi, and to your husband, Harry Estrada, and children. Ha? At sa lahat ng ating mga kababayan, dyan sa Dallas, Texas, USA. Oh, kamusta ang panahon dyan na uma? Ha? At Presi, kamusta ang panahon nyo dyan? Give us an idea. Okay? Thank you. Ang bati ni Presi, good Monday morning, Manong and family, and everyone watching. Likewise, Presi, may you have a blessed day, and to all our kababayans abroad. Thank you. Thank you so much. Okay. Wow. Ang sabi ni Presi, mainit daw ang panahon sa Dallas, Texas, USA. Oh. It's a warm evening dyan po sa Dallas, Texas, USA. Wow. Wow. Hmm?
Well, dito man sa Metro Manila area, napaka-init din, Presi. Talaga namang tag-ulan na rito, supposed to be, eh mainit, maalinsangan pa rin. Alright? Ang sabi ni Presi, holiday dito, Memorial Day. Yan po sa Dallas, Texas, USA. Ayun. Kaya holiday, katulad din dito yan sa ating bansa and everyone in the world, kapag meron pong ganitong national event, eh medyo tahimik ang lansangan. Hindi nga anong traffic, yan po. Kapag meron niyang holiday. Most of us, individuals, and citizens of the country were celebrating a national event, prefer to celebrate it resting in their rooms, in their houses. Diba po kapag medyo maganda ang panahon, wala kang iniisip, walang trabaho, holiday, ang sapato magpahinga. Okay. From a fellow broadcaster, kasama po ng inyong lingkod, isa sa mga program handlers ng Broad Streamcast Communicators, si Ginoong Sammy or Samuel Sammy G. Gabot, better known as Mr. Asintado. Okay, good morning to your beloved family and friends there in Bacoor, Cavite. Good morning to you, Sammy. Mr. Asintado, you can watch this show from 6 to 8 in the evening. Oh, Asintado is the name of the game or the name of the show. Oh, well, a very informative program like other shows dito po sa Broad Streamcast Communicators. Ang sabi ni Sammy, great Monday morning, Capt.Sel Baysa, and happy viewing, listening to all Digital Patrol followers sa buong mundo. Nice signal here in Bacoor City, Cavite Province. Thank you so much, Mr. Asintado. And at the same time, providing us a signal update. Oh, maganda rin po ang signal ng palatuntunan. Thank you very much, Sammy. And I'm sure na, well, signal all over the world ng palatuntunan is indeed 5x5. Sapagkat, or 4x4, whatever, or 6x6, ayan. Because I presume, yan din po ang signal na dumarating sa akin pong mga sisters diyan sa Canada at sa Estados Unidos. From Nueva Ecija, mula kay Conrado Brutonel, Karading Brutonel, a farmer, agilo kong mga tagapakinig, who owns a piece of land diyan sa Nueva Ecija, who's happy, very joyful dito sa magandang initial ani o harvest ng kanilang palay. Mamaya, akin pong bibigyan ng pansin itong ating mga farmers. So, ito'y batay dito sa pananaw ng incoming NEDA Secretary o NEDA Chief. Walang iba kundi si Secretary Arsenio Balikasan. Antabayanan po ninyo. Ang sabi ho ni Conrado Rading Brutonel, magandang umaga po kuya. Ilang araw na lang po at nakapagsimula na ulit ng magandang magtanim ng palay. Sana makisarado yung bintana, yung medyo against the light ako rito. Hirapan ako magbasa nitong baka nakasulat dito yan. Nasarado na po itong kurtina ng aming munting bintana nitong sistemanita. Ayan. Okay? Ilang araw na lang at makakapagsimula na uli na magtanim ng palay. Hayan po ang buhay naming magsasaka. Salamat ho, Panginoon. Ingat po kayo palagi, sir. Sabi niya. At
Dalangin ko sa Diyos na bigyan kayo ng, ayan, continue. Bigyan kayo ng mahabang buhay nang sa gayon ay madami pa kayong matulungan sa pamamagitan ng inyong program. God bless po, Kuya Seth. Thank you so much, Karading Protonel. And good morning to your loved ones likewise. Mula naman sa aking sister sa Montreal, Canada, narito po ang kanyang weather update. Ang sabi ni Norma, very clear ang signal here sa Montreal, Canada. Ayun. Thank you so much. Yun po ang kanyang signal report. Thank you so much, Uma. Asintado came back with this. I'm testing the newly installed internet hi-fi provided by Converge. Aside from my other unit provided by Globe. Thank you so much. Talagang high-tech na yung kanyang home studios ng aking pong kulig na si Samuel Asintado Gabot. Aking pong kasabayan itong mamang ito, broadcaster and journalist. Kapwa po kami nagsimula kami, kapwa journalist. Magilog kong mga tagapakinig. At ayun, tapos ng hindi pagkatapos, while doing and writing in the papers, inaisipan po namin dalawa na pumapsukin din itong broadcast industry. Kaya we're colleagues both in broadcast as well as ito pong journalism. Okay, good morning to you, Sammy. Good morning to you, Mr. Asintado. Okay, this time mga gilog ko, mga tagapakinig, nabanggit ko kay Rading Brotonel na aking babanggitin ang hinggil po rito sa mga farmers, mga gilog ko, mga tagapakinig. At alam niyo po ba na no less than si incoming NEDA Secretary Arsenio Balikasan had mentioned something about agriculture. Mukhang bibigyan ng pansin, binibigyan ng pansin ng NEDA ito pong hinggil sa agrikultura. Mga gilo ko, mga tagapakinig, ha? Alagay ko, dapat naman. Sapagkat alam niyo mga gilo ko, mga tagapakinig, ha? Itong ating mga farmers sa ating bansang Pilipinas, kung ikukumpara sa iba pang mga kanilang mga counterparts sa ibang mundo, panig ng mundo, talagang kawawa po itong ating mga magsasaka. Doon sa mga magsasaka sa ibang mundo, ang gaganda ng mga bahay. Kaya sabihin, nakakariwasa. Dito, tanim lang ng tanim, nababali yung likod, katatanim, at tumatanda na ang katatanim, walang nangyayari. At mukhang nabibigyan ito ng pansin ng ating pong incoming NEDA Secretary Arsenio Balikasan. Magandang umaga po sa inyo, Secretary Balikasan, sir. Ekonomiya natin ay supportive, no, sa objective natin na so kinakailangan lahat ng sector, agriculture, industry, services, sabay-sabay silang maglago at siyempre gaya ng nasabi ko sa mga past interviews, ang napakalaking weakness ng ekonomiya natin ay number one sa manufacturing. We need to reinvigorate, no, palakasin natin yung manufacturing natin kasi naiwanan tayo ng may ibang bansa at saka kaya ko ipinupush ang manufacturing din is sa experience ng mga bansa na kagaya natin, no. Ang poverty ay napaka lakas ng response niya kapag ang trabaho ay napadami doon
sa manufacturing kasi nandito yung mga high quality jobs. Mm-hmm. Saka para magkakaroon ng options doon sa mga na-trap naman na mga workers doon sa agrikultura at saka mga informal sectors, no? Kasi wala silang mapupuntahan na magandang klaseng trabaho. And number two, yung besides sa manufacturing, kinakailangan nating i-strengthen yung agrikultura natin kasi ito napaka-sluggish ang performance, napaka-poor pa ang performance niya for the last several years na, 2 decades or even more, no? Walang dahilan kung bakit hindi mapalakas yung agrikultura natin. Kinakailangan natin bigyan ng pansin ng mga what's sa hilingit, no? Like sa investment sa sector, yung mapaayos yung irrigation, yung access to inputs, yung finance, at saka marami pang ibang Si Neda Secretary Arsenio Balikasan ang inyong narinig at we're very happy with this development. Yung pong pananaw ng isang ekonomista in person of Secretary Balikasan. At nabibigyan po ng kanyang pananaw itong agrikultura. Totoo po naman yung ating mga kababayan, o tag-ulan man, tag-init man, naroon sa kabukiran, dala ang kanilang, kalabaw. Ha? Di pa kasi highly and purely mechanized. Ito pong agrikultura, o yung farming dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya si kalabaw pa rin ang inaasahan ng ating mga farmers. At yung nakikinabang ay yung mga middlemen, yung mga buyers ng palay. Bibilhin ng mura dito sa ating mga farmers na, asaha gustong makabawi kahit papaano, sige na. At yun ang naging kalakaran ever since. Kaya namang, we're happy indeed that we have an incoming NEDA secretary na binigyan po ng pansin ang hinggil dito sa agrikultura, ang hinggil dito po sa farming ng mga magsasaka. Mamaya, babalik natin si NEDA Secretary Balikasan na magpapahayag hinggil pa rin dito sa aking napanggit na ito. From Makasin, mula po sa Sipokot, Camarines Sur, ang sabi ni Mirna Alcid Sikihor. Good morning sa mga Sikihor, ha? Kay Ed Sikihor, ang kanyang husband and children. Ang sabi ni Mirna, good morning, Sel Baysa, and to all your watchers and listeners, happy Monday and God bless to everyone. Weather here in Sipokot, weekend dry clothes, ibig sabihin mainit. Kaya nakamari sila magpatuyo ng damit. Thank you so much sa weather update dyan, ha? Mirna, and regards to Ed and children. Going back to Bacoor in the province of Cavite, kay Mr. Asintado, ang sabi ni Kasa, alright, thank you. Maraming salamat, Kasami. Mas pogi ka, my friend, sa bagong unit ko kaysa sa luma na globe na pupugak-ugak ang signal. Thank you. Thank you so much. Kasami Asintado Gabot. Thank you. Ang sabi ni Kasami, noong una, okay ang buwisit na globe. Ang siste, pumangit ang serbisyo ng magtagal, sabi niya, anak ng teteng. Ayan, ha? Ayan. Napatsudahan tuloy kayo. Ha? Kasi pagbutihin ninyo ang serbisyo, walang nangyari. Ha? Let's admit it. Walang nangyari dito sa nakalipas na administrasyon insofar as the services nitong internet is concerned. Palagay ko dito sa gobyerno nitong si BBM,
eh mapapaganda na ito pong serbisyo ng internet. Ha? Napakahalaga po ngayon, high-tech na tayo ngayon eh. Ha? Pero sa Pilipinas, low-tech pa rin. Ang dahilan ay dito sa pangit na serbisyo ng mga internet service provider. Okay. Gano ang oras po sa Pilipinas, ginap ng, okay, sa ngayon sa aking monitor, ginap ng 8 minutes past the hour of 10. So, welcome sa second portion ng inyong pong program, Digital Patrol. We're here till 11 o'clock ngayon pong umaga ng Monday. Pakinggan natin muli po si Secretary Arsenio Balikasan. Ha? Abay, kung ganito nang ganito po yung ating maririnig sa ating pong mga incoming na mga opisyalis, yung mga bubuo ng gabinete nitong si Bongbong Marcos, ang bagong halal na pangulo. Ha? Abay, makakatulog tayo ng mahimbing at aasa na pagdilat ng ating mga mata ay isa ng bago, mapunyagi at isa ng develop na bansa. May tuturing na develop na bansa at hindi na medyo aangat na tayo sa kategoryang third world country. Okay? Amen. Balikan po natin si Secretary Balikasan. Magandang umaga po muli. Pakinggan nga po natin muli Neda Secretary Balikasan, akin niyo pong nasa isipan. Magandang umaga po muli. Alan, kasi ang mga constraints ng mga iba-ibang grupo ng mamamayan at sa iba-ibang region o probinsya ng bayan natin, magkakaiba yung mga condition nila. At yes, sir. Yun ang dapat tutugunan natin. Okay. Ang trabaho ng NEDA is to identify kung ano yung mga weakest points sa ekonomiya natin at yun ang mga dapat tutugunan. Halimbawa, palagi nating sinasabi yung infrastructure para ma-connect yung mga growth points sa growth areas natin sa mga lagging areas, no? Kinakailangan ma-connect yan para yung growth will spread and benefit more people and more areas. Number two, kinakailangan yung tinatawag natin na human capital ng workers are appropriate sa mga lumalagong trabaho, no? So ito napaka-importante yung education, yung training, yung skill development. At dun sa education, ito yung malaking isa sa mga pinakamalaking problema natin kasi may education crisis tayo dahil na nga sa partly because of the pandemic na napakalaki yung impact sa mga estudyante natin ito na dalawang taon na halos hindi mo papasok ang mga bata. Ang laki ng impact niyan sa future natin kasi itong mga workers, itong mga batang ito, yan sila ang papasok sa labor force in the near future, no? Kung mababa yung skills nila, kung skill sets nila compared sa mga neighbors natin, may iwanan talaga tayo. Kaya kanti matutuloy na may iwanan tayo, ano? So that's one alan na kinakailangang asikasuhin natin na yung education system natin maayos at related to na rin doon is yung health kasi mayroon pa rin mga uncertainty ngayon dahil sa dynamics ng pandemic, no? At di natin alam kung kailan yung susunod na so kinakailangan prepared tayo para yung ekonomiya natin resilient. Yes. Hindi yung dahil nagkaroon ka ng crisis whether national or global in nature ang daling bumagsak ang ekonomiya gaya nang nangyari dun sa 2020 natin na bumagsak yung ekonomiya natin by almost 10%, no? That's one of the sharpest reduction in the world. So napaka-vulnerable tayo, yun ang ibig sabihin yan. So kinakailangan natin ayusin yung mga weak points natin para yun ay yung growth that we achieve ay masusustain. Gano'n, yun po narinig ko. Walang iba kundi si Secretary Arsenio Balikasan
ng National Economic Development Authority. Kaya na po ho, narinig po ninyo kung ano itong paplantsahin ng maigi ng NEDA. At kanyang nabanggit nga itong edukasyon at kalusugan. Talagang pukpukan na ito, mga gilu kong mga tagapakinig. And we're happy indeed. Kung ganito ating narinig, sana hindi puro lamang press release ito pong ating narinig na ito, kundi maging isang katotohanan. Bueno, ang sabi ho ni Quezon City Representative, itong si Alfred Vargas, itong mga in-appoint o pinili nitong si President BBM sa kanyang gabinete ay excellent. Excellent at mga magagaling professionals in their own rights. Lalong-lalo na itong bubuo ng economic team ng Pilipinas. Ang sabi ho ni Congressman Vargas, kilala niya ang kalidad ng mga ilan sa mga cabinet members na ito sapagkat nakatrabaho nila o niya yung mga yon. Kaya meron siyang idea kung ang galing nitong bubuo ng gabinete nitong si Pangulong BBM. Okay? Beno, mula po kay Sammy, mga gulo kong mga tagapakinig, ni Mr. Asintado, ito kayang bagong kabit na Converge? Baka sa umpisa lang maganda. Okay. Well, pareho tayo ng net provider. Converge din ang aking ginagamit dito. Kaya lang, madalas sila rito na nag-a-adjust ng kanilang, internet. Nag-aayos ng kanilang signal. Well, that's well and good. Kaya lang, sometimes, masaklap na apektuhan ang ating programa. Okay? Thank you very much. I was asked by Asintado to comment dyan sa Converge. Alright? Kasami added, yung PLDT unit ko, pinatanggal ko noon pa dahil bulok. Bulok at bulok ang serbisyo. Yan, ha? Paano yung mga hindi po mga broadcasters na walang mapagsabihan sa uri ng serbisyo na kanilang tinatanggap dito sa mga internet providers na ito? E di wala nga nga lang. Well, sabi ho ni Congressman Alfred Vargas ng Quezon City, excellent choice. Magaling itong mga napili ni Pangulong BBM sa kanya pong gabinete. And we're happy for that. At kanina, akin pong nabanggit, mga gulo kong mga tagapakinig, na para po sa ating mga estudyante, mabuti pong at least alam po ninyo itong mga inisyal na bubuo ng gabinete nitong sa Pangulong BBM. Okay. Kung meron kayong ballpen, lapis o papel, isulat na ninyo para mailipat permanently sa inyong notebook. Baka itanong ito, isama ito sa test ng inyong teacher. Alright. First, si Vice President Sara Duterte. Vice President-elect Sara Duterte ang siyang magiging kalihim, susunod na kalihim ng Department of Education. Si Benjamin Benhar Abalos Jr.,
na dating MMDA chairman at dati pong mayor ng Mandaluyong at dati ring congressman, ay siya po ngayong kalihim o secretary ng BILG. Si Attorney Vic Rodriguez ang siya pong executive secretary. Susan Toots Ople ay siyang mamuno dito po sa Department of Migrant Workers. Sa Department of Justice, ang napili ay si Secretary Jesus Crispin Remulla. Yan, ha? Sa DOLE naman, si Secretary Bienvenido Laguesma. Ang NEDA, ha? Napanggit ko na yan. Tinanig natin yung kanyang pahayag. Oh, walang iba kundi si Secretary Arsenio Balikasan. Balisakan. Balikasan ako ng balikasan kanina eh. It should be Balisakan. NEDA Secretary. Ang Finance Secretary ay si Benjamin Jokno. Finance. Ang gobernador ng Bangko Sentral naman ay si Felipe Medalla. Si Alfredo Pascual, mga giliw kong mga tagapakinig ko, ay magiging sekretary ng Department of Trade and Industry. Si Manuel Bonoan naman ang papasok na bagong sekretary ng Department of Public Works and Highway. Si Attorney Trixie Cruz Angeles naman ay ang bagong kalihim o sekretary ng PCOO. Okay? At si Antonio o Congressman Antonio Lagdameo Jr. ay napiling Special Assistant to the President, President Bongbong Marcos. Parang yung role ni yung pong si Senator Go, mga gulo kong mga tagapakinig, na special assistant dati ni papaalis na Pangulong Digong. Yan, si Bongo, Christopher Bongo. Alright. Sabi ni Kasami, yung PLDT unit to, pinatanggal ko na noon pa dahil, ayun, Lokbulites ang serbisyo. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga gilo kung mga tagapakinig. Ha? Good morning to Baby Osorio ng Balagtas sa Bulacan. Magandang umaga po sa inyo. Okay? And family. Okay. So, tuloy-tuloy po tayo sa ating pong palatuntunan, mga gilo kung mga tagapakinig. At alam nyo, maiulat ko naman itong hinggil sa panawagan. Ay Pangulong BBM na sana itigil na ng pamahalaan itong pag-import ng gulay sa ibang bansa. Pag-i-import ng gulay at pagkain sa ibang bansa. Ibig sabihin gulay, manok, karne, whatever. At ito ay upang mabigyan ng pagkakataon na lumago naman itong ating mga local farmers and local chicken as well as ito pong mga meat raisers. Itigil na raw. Yan po ang panawagan ni Ginoong Danny Fausto. Sino ba si Danny Fausto? Siya po ang Pangulo ng Philippine Chamber of Foods Incorporated. Narito po ang panawagan
ni Ginoong Danny Fausto kay Pangulong BBM para dito sa itigil na itong pag-i-import ng makakain sa ibang bansa. Pero magandang umaga sa inyo, Ginoong Danny Fausto. Alam naman ni President-elect BBM, alam na niya ngayon yung problema at tigyan talaga ng pansin yung production, yung baari over the long term, kung medyo sa long haul process, yung importation, ibawasan na natin yung ating dependency sa imports, yung mga kakulangan natin ng pagkain, kung maaari, pilitin natin na dito na i-produce para hindi tayo umaasa sa import. Kamukha niyan, yung mga ibang bansa, nagpigil na para proteksyon na yung kanilang mga citizens, mga tao nila, their own people. Ganun din tayo, maganda naman ang ating lupa, maganda ang liberal agriculture country, tulungan natin ang ating mga magsasaka, tulungan natin ang post-harvest facilities, bigyan natin sila ng easy access to credit. Tulungan ng gobyerno, i-guarantee ng gobyerno. Yung Philippine Guarantee Corporation, 207 billion ang ginarantee nila noong 2020. Sa 207 billion na yan, 203 billion sa real estate, 500 billion lang ang sa agriculture. 207 yan. Bakit 500 million lang ang nasa agriculture? Kailangan ay submit na kung ang ating bansa, ang ating gobyerno ay para proteksyonan ang ating seguridad, ano? Ating security. Dapat responsibilidad din ng gobyerno to make sure na ang pagkain ay available doon sa mga lamesa ng ating mga kababayan. So, yun, mga gilo ko mga tagapakinig ho. Yan ay tulong na hinihiling ng Pangulo ng Philippine Chamber of Foods Incorporated. At sabi nga po ni Ginoong Danny Fausto, matuturing sana tayong magtanim. Walang problema kung ikaw ay nakatira sa National Capital Region, kung ikaw ay nakatira, mga gilo kong mga tagapakinig, sa cemented jungle. Patulad nito pong Metro Manila area. Maaari kayong magtanim sa paso, yung malalaking paso. Magtanim po kayo ng gulay dyan, like what he's doing. Kanya pong inamin na yung kanyang tinitirhan, wala pong lupang available. Puro simento ang kapaligiran. Pero hindi yun hadlang. Kapoy bumili ng malalaking paso at nagtanim. Nagtanim ng ampalaya, nagtanim ng talong, kamatis, okra, at yung pong mga na-harvest niya, kanilang kinakain. Hindi na sila gumagastos. Very good, mga giro kong mga tagapakinig ho. Marami sa ating mga kababayan ang paulit-ulit na nag-a-advise ng bagay na yan. Well, maraming mga bahay tayo nakikita na ang tinatanim ay mga flowers, yung flowery plants. Well and good, maganda yan. Pero kung meron tayong mga flowers, siguro maganda rin na ikaw magtanim ng gulay. Hindi ho ba? Sapagkat yan ay menos gastos, sabi nga po. Lalong-lalo na sa ganitong panahon na napakahirap po. Alam po natin yan. Lahat ay umaangal sa mga panahong ito. Except for those na medyo pinagpala at meron pong salapi na dinudukot each time na kanilang kakailanganin. Alright? Okay. Pero tuloy-tuloy tayo mga gulo kong mga tagapakinig, ha? Itigil na yung pag-i-import ng makakain mula sa ibang bansa. Yan din ang paulit-ulit na pinanawagan dito po sa papaalis na administrasyon. Itong si tatay ni Asintado Gabot, si Mayor Digong. Pero walang nangyari. Ano po? Ito nga, sangayon po sa Department of Agriculture, kailangan ng trilyong pisong halaga
ng additional budget upang kailanganin dito sa pag-i-import ng makakain sa ibang bansa. Gagamitin para mapunuan yung kakulangan dito sa pagkain na sang-ayon po kay Secretary Dar ng Agriculture. Tiyak na mararamdaman dito sa ating bansa ng mga Pilipino yung kakulangan ng makakain at ang pagtaas sa presyo ng makakain kung hindi matutugunan, maayos ang problemang ito. Now, ako'y malapit na palang bumaba mula sa kanyang pagkakaupo. Itong si Mayor Digong. Well, ang sabi niya pa kanyang binigyan din sa isang talumpati niya sa pagharap sa ating mga kababayang Pinoy. Well, nagawa niya yung kanyang ipinangako. Pero lamang dito po sa droga, sangayon sa kanya, naayos daw niya. Okay? Yung traffic, yun, naayos kaya. Pagkang hindi naayos, ano po? Ay, naku. Anyway, we hope na itong papalit, hahaliling Pangulo na si BBM matatapos, maayos itong mga problema na naiwan itong si Mayor Digong. And we heard na patuloy na nag-impake na ngayon si Mayor Digong ng kanyang mga gamit sa palasyo ng Malacañang. Malapit na ho eh. Sa June 30, tuluyan na po siyang maninirahan sa Davao as a private citizen. Pero aprobado naman kay BBM na gawing drug czar itong si Digong. Siya po yung drug czar sa gobyerno nitong si BBM. Tuloy-tuloy itong laban sa droga. In fairness naman, malaki itong naging resulta, magandang resulta nitong laban ni Digong, laban dito sa droga. Marami itong tumahimik na mga lugar. At panggiling ang kapulisan admitted na bumaba ito pong kriminalidad as a result itong pinaigting na laban sa droga. Kaya tuloy-tuloy lang. At mukhang sang-ayon dito si BBM. Kaya kanyang itatalaga na drug czar itong si Digong sa kanyang administrasyon. So, patuloy na itong pag-iimpake nitong si Pangulong Digong ng kanyang mga gamit uuwi sa Davao, ang kanyang home sweet home. Ayan. Tangayong po kaya ito kay Senator Bongo. Yung tawagin natin ng kanyang panahunan. Bagay, Pangulo pa naman at this time. Anino nitong tatay Digong ni Samuel Asintado Gabot. And speaking of Asintado, ang sabi ho niya, yung PLDT unit ko, pinatatanggal ko noon. Talaga, kala nyo makakalusot kayo, ha? Hindi natin masisisi yung mama kung malaki ang ibinaya dito sa mga nauna niyang mga service providers na inupahan ang serbisyo. Wala rin nangyari. Gumastos pa yung tao. Yeah. Now, in the case naman itong si DND Secretary Delphine Lorenzana. Medyo bantulot na eh. Wala pa raw ipinahayag na kapalit itong si DND Secretary Delphine Lorenzana para magkaroon na nitong tinatawag na transition between him and the incoming successor
ng Department of National Defense. Sapagkat noong 2016, nang siya ay pangalan ng DND Secretary ni Mayor Digong, ay nagkaroon din itong transition between him and then DND Secretary Voltaire Gasmin. Nagkaroon po sila ng transition. At gusto niya na, na ganito rin ang maging kalakaran. Ngayon pong siya naman ay papalabas na itong Department of National Defense. Ayun, medyo sabi ni DND Secretary Delfin Lorenzana, magpapahinga ho siya. At least for one month. Talagang todo pahinga. After working for 6 solid years as defense secretary. Sarap po niyan, ha? Tulog lang, maghapon, tulog sa gamaga, tulog sa, tuloy-tuloy ang tulog. Tatayo lang kapag kakain, konting ehersisyo, tapos back to bed. Ang sarap po niyan, di ba mga gilog, mga tagapakinig? Okay, now, samantala mga gilog, mga tagapakinig, balita ang Coast Guard naman. Ito po ay mula sa punong himpilan ng Philippine Coast Guard at mula sa tanggapan ni Commander Armand Balilo na siyang spokesman ng Philippine Coast Guard. At sangayon kay Commander Balilo, patuloy ang paghahanap ng 7 nawawalang mangingisda. Diyan po mga gilo kong mga tagapakinig sa karagatan ng Palawan. At ang mga ito ay na tumaob yung kanilang fishing boat kasama ang kanilang iba pang mga mangingisdang at mga mangingisdang kasama na ligtas yung iba pero meron pa pong 7. We understand na more than 20 itong mga mangingisdang ito. Ito pa ang hanggang sa mga sundalito ng ating balitaan ay nawawala pa. Pero patuloy naman silang pinaghahanap ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Ang ating pong panalangin, katulad din ng panalangin ng kanilang mga mahal sa buhay, naway makita ang mga ito sa lalong madaling panahon. Okay. Itong mga mangingisdang ito ay mula po sa Bantayan, Cebu. Napunta ng Palawan para mangisda. Okay. Yung ating namang Commission on Elections, ang kanilang paalala sa ating mga kandidato, nanalo man o hindi. Hanggang Hunyo a 8 na lang ang deadline o huling araw ng submission nitong Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Kailangan mag-sumite kayo. Kapag hindi kayo na mga nakapag-sumite, abay labag po sa batas yan, maaari kayong ipagharap ng sakdal and in the process ay makulong. At yun namang mga nahalal na mga kandidato na hindi nakapagsumite ng SOSE. Ang deadline po ay June 8, wala nang palugit. Posibleng kayo po ay maalis sa inyong pwesto o nahalal na pwesto. Ayan. Meron pa raw up to now ng ating pagbabalita, 500 mga kandidato ang hindi pa nakapagsusumite ng kanilang SOSE. Bueno, iwas to yung mga rosan ng oras sa Pilipinas, ganap ng alas 10:37 ng morning. Alright, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating pang mga balitaan, no? Mga gilog ko mga tagapakinig. Bueno, tumataas, merong pagtaas na napapansin ang mga kinauukulan dito sa kaso ng
COVID-19. Pero ang mga bumubuo nitong private hospital association, binubuo ng mga pribadong mga paggamutan, eh hindi naman daw nababahala dito sa development na ito. Ito po ay sang-ayon kay Dr. Jose Rene de Grano. Siya po ang pangulo ng Private Hospital Association. Hindi sila nababahala diyan sa development na yan. At sang-ayon sa kanya, lubha raw manageable yung bilang ng mga may karamdaman ng COVID-19. In short, hindi sila gaanong nininerbios, nababahala. Pero pakinggan po natin para mas maigi nating manamnam yung nasa loobin itong si Dr. Jose Rene de Grano, ang kanyang pahayag. Magandang umaga po, Dr. Jose de Grano, sir. Please, kung sa mga admissions, pero manageable pa naman po. So far, ang ating mga private hospitals at hindi naman po masyadong nababahala kasi paramihan po sa mga symptomatic po na na-admit nila ay hindi po naman ganun grabe right now. Alright. Hindi naman daw ganun kagrabe kung meron mang mga severe cases itong na-admit sa mga pribadong paggamutan. Ang hirap maging pasyente na naman dito, mga ilokong mga tagapakinig. Ha? Kung wala kang pera, patay tayo dyan. Ha? Kasi kapag ikaw ay lalo na ng pasagsaga ng COVID-19, pag pinasok ka sa paggamutan, maski na anong nararamdaman mo, ha? Ang rule out po, sasabihin sa iyo, ang ruling, ha? Sasabihin sa inyo ng doktor, ikaw ay possible COVID case. Yung pong masakit. Sapagkat marami po nagbayad ng milyones dahil nandito kay COVID-19. Mula kay Kasami Gabot, di parehas ang laban, sir. Advance ko na kung magbayad sa mga hinayupak na internet provider, pangit pa rin ang serbisyo. Kaawa-awa naman ang mga customer na umaasa sa mga telco, I believe, pare ko. Maruste po. Wala nangyayari. Ulitin ko, sana. Yung pong whichever department ang nakakasakop dito po sa telecommunication industry ito, internet industry ito, internet provider, sana maayos nyo na. President BBM, talagang marami kang problema seher na aharapin. As far as traffic is concerned, talaga namang puspusan itong ginagawang clearing operation ng MNDA sa pamamagitan ni Coronel Bong Nebrija. Nung una, Caloocan City ang kanilang tinarget. Ngayon naman, I understand, yun namang Malabon. Dami daw mga sasakyan na hinila dyan sa Malabon. Nabanggit po ng palatuntunan yan eh. And we cited itong hinggil sa mga sasakyan na nagkalat sa tabi ng mga lansangan dyan sa Malabon. Marami na po ang nahila at babalik muli sa Malabon ang grupo ni Colonel Nebrija para ipagpatuloy ang kanilang clearing operations. Laki-laki po ng Metro Manila area eh. O konti itong towing cars ng MNDA. Kulang, sabi nga po. Palagay ko panahon na para tumulong na rin itong mga local government units para hindi lumala ng lumala itong problemang ito, because lumala
aminin na ho natin, nobody took care of this problem. Maging ang MMDA noon, napabayaan itong problemang ito eh. Kaya from an ordinary flu, naging cancer. Lumaki ang problema, kaya ayun, mga gilu ko mga tagapakinig. Tos Marisepo, ngayon, wherever you go, sa Metro Manila area, ay yung makikita yung andaming mga sasakyan na nakapark sa mga kalye. Abay, malaki pong perwisyo ito. Lalong-lalo na kung panahon ng emerhensya, kung panahon ng sunog, patay kang bata ka. Paano papasok ang ambulansya? Paano makakapasok ang fire engine? Ang fire hydrant? Kapag merong sunog, eh, alam natin naglalakihan yung mga yan. Lalong-lalo na yung mga dagdadala ng tubig, lalo na kung malang, walang fire hydrant diyan sa lugar o malapit sa lugar ng nasusunugan. Kaya ang malaking problema, yung mga illegally parked na mga sasakyan. Okay? Ay, naku. Agilu kong mga tagapakinig. And we salute Colonel Nebrija. One of these days, makakapanayan din ho ng palatuntunan si Colonel Nebrija. Abalang-abala lang ho ngayon eh. Because siya po ang nangunguna dito sa clearing operations na ito. At marami po itong, well of course, medyo umaangal sa problemang ito. E bili kayo ng bili ng sasakyan, e wala naman kayong garahe. Tus Marise po. Fifteen minutes bago po mag-alas 11 ng umaga. Good morning to CJ Centeno and family. Police officer CJ Centeno and family. Sila po ay nanonood, nakikinig ng ating pong palatuntunan. Thank you so much, CJ. Maraming salamat sa iyo. Okay? Ang sabi ni... ano ito? Alright. Magandang umaga sa mga tagapanood natin. Ayun. Birthday boy na si Nick Ariente. Magandang umaga, Nick, and happy birthday to you. Aba raw naghahanda ng kanilang ihahanda mamaya. Yung kanilang pagsasama-sama sa pagsasalusaluhan, matama pong nakikinig sa ating program. At sa lahat ng mga birthday celebrators, magandang-magandang umaga and happy birthday sa inyong lahat. Ang sabi ni Kasami, ginagawa na lang tayong gatasan o palabigasan ng mga telco companies. Mismong si President-elect BBM na ang nagsabi na iba na ang bakbakan ngayon. Kaya kailangan palakasin ang komunikasyon. Alright. Thank you. Maraming salamat. Well, no less than President BBM had, took recognition nito pong kahalagahan ng malakas na komunikasyon. Kaya kayong mga telephone companies, ayan, nabanggit na kayo. Pinatsundahan ako ho kayo ni Asintado. O, para kung nakikita mamayang gabi, tuloy ang patutsundahan dito sa mga telephone companies na ito. Kayong mga tinamaan kayo ng magaling. Ngayon, tama naman eh. Anong gustong itawag sa inyo ng ating mga kababayan? Kung hindi gatasan, sabi nga po, palabigasan. Huwag naman sanang ganun. Dapat man sana ay parehas ang laban. Nagbabayad naman on time. Kami, ang inyong mga customers, dapat naman bigyan kami ng nararapat na serbisyo. Kayong mga tinamaan kayong mga telephone companies. Ayun, hindi lamang makapagmura mga gilu kong mga tagapakinig itong ating mga kababayan ito. Bukod tanging isa lamang
ang pinapayagang magmura yung pong tatay ni Kasami Asintado Gabot. Si Pangulong BBM kaya magmumura din. Ayan. Ang sabi ni Kasami Gabot, nasa digital world na tayo. Ang sabi ho ni BBM. Yan. Pero palagay ko, never nating marinig na magmura itong si BBM. You wanna bet? Ako, as far as I'm concerned, hindi ito magmumura. Never. Ang sabi ho na Lieutenant Commander Carlos Bernardo, watching and listening from Honolulu, Hawaii. Aloha, Lieutenant Commander Carlos Bernardo and family, and your children. Okay? And your loved ones dyan po sa Hawaii, Estados Unidos. Ang sabi ni Lieutenant Commander Bernardo, aloha mga kababayan, nang dumating kami sa Pinas, bumili ng mobile Wi-Fi sa Globe. Mahusay ang marketing technique ng sales representative ng rent stores. Kaya bumili ako ng pinaka-expensibo na Wi-Fi. Yun po ang kanyang sabi, ang kanyang duktong. Ayun. To make it short, nasa third floor ako at tinawagan ko ang kaibigan ko sa 28th floor. Very poor connection. At nawala ang connection. Bumalik ako sa Globe. Ang sabi sa akin ng general manager daw siya na wala daw load ang phone ko. Ang sagot ko sa kanya, manager, di po kami nag-load ng iPhone sa Amerika. Medyo napataas ang salita ng manager. Kaya binigay ko lang sa kanya ang Wi-Fi. Pero wala nang, para wala nang pagtatalo, aloha, Brother Sel. Tinamong kaliktikan ninyo. Kababayan natin mula po sa Estados Unidos. Ngayon, anong inaasahan ninyo? Whoever you are, yung nagpakilalang manager ng Globe sa kanila pong tindahan. Palagay mo, ganun na lamang tatahimik. Naikwento na sa palatuntunan ni Lieutenant Commander Carlos Bernardo. What more sa kanya mga kaibigan? Diyan sa Honolulu, Hawaii, para ko nang nakinikinita na may kaduktong each time na may kikwento ni Lieutenant Commander Bernardo yung kanyang experience, sad experience dito sa Globe. Mga gilo ko mga tagapakinig. Sipin mo, nasa isang high-rise building silang naluluyan. Doon mismo sa gusaling yun, nasa 28th story, yung kanyang kaibigan, tinawagan niya, very poor, ang reception. Ayun, ha? Ibinalik niya lang, walang salisalita, mga gulo ko, mga tagapakinig. Whichever store, itong rent store na ito, Lieutenant Commander Carlos Bernardo is, hinting or saying us, sana mag-isip-isip kayo, mga tinamaan kayo ng magaling. Nakalusot kayo sa panahon itong si Digong. Kahit na pawarde-warde ang inyong serbisyo, napaniwala ninyo ang ating papaalis na Pangulo na magaling kayo. Pero marami po ang nakakaalam how poor your services are. Marise po, magaling lang kayo dyan sa paniningil
kapag hindi nakabayad, magte-threat pa na puputulin. Ay, nako. Sabi ni Kasami Gabot, si Mr. Asintado, di ko sila titigilang asisitahin o asintahin, sir, na may kasamang ayon, ha? May kasamang yun na. Ha? Hindi ko masabi eh. At di rin masabi ni Kasami dahil hindi naman kami authorized na magmura. Oh. Yeah. Marise po, nahiya naman kayo. Ha? Dissatisfied Filipino coming from USA who came to the country purposely to have a vacation. Makapagpahinga naman, makasagap ng hanging Pilipinas. Walang nangyari. Nagkaroon pa nitong tinatawag na sad experience dahil sa inyo, kayong mga taga-globo, tinamaan kayo na magaling. Okay. Jesus, Maricepo. Ganda-ganda ng umaga eh. Sisirain. Ano ho. Anyway, mga gulo ko, mga tagapakinig, mapunta naman tayo dito sa monkeypox. Ha? Hindi po sayaw yan. By the way, magandang umaga po ang bati sa ating lahat ni Vice Governor Faustino Bongbongdi Jr. Or the third, rather, ng lalawigan ng Isabela. Good morning, sir. At from his family, magandang umaga raw sa ating lahat. Thank you so much. Sa pong opisyal ng isang lalawigan, na alam po natin na ang pag-unlad ay hindi mapigilan. Yan po ang lalawigan ng Isabela. At likewise to Vice Governor Bongbongdi D. Okay? Thank you so much, sir. Good morning, likewise. Okay. Now, speaking of, ito pong monkeypox. Hindi po sayaw yan, ha? Eh, sabi ko nitong aming kapitbahay, para daw sayaw yung monkeypox. Hindi. Ha? Parang ano yan? Parang chickenpox. Ha? Pagkakaroon ka ng butlig-butlig, ha? Tubig-tubig sa iyong skin at kapag yaan ay natuyot, magsisilbing galis. Sus Marise po, mga gilu kong mga tagapakinig. Handa na rin po. Kung hindi man pinaghahandaan nitong Private Hospital Association, itong paglaban naman sa monkeypox. Balikan ho natin ang Pangulo ng Philippine Private Hospital Association, walang iba kundi si Dr. Jose Rene De Grano. Magandang umaga po muli, Dr. De Grano, sir. Pinapantayan natin at ang alam ko po, naghahanda na po ang ating mga lahat na local government unit, ang ating Department of Health, na kung sakali ma magkaroon tayo ng kasong ganito, ay ma-contain po agad natin at na huwag po mag-spread lahat. Alright, so, nakahanda na, monkeypox. Ang Philippine Private Hospital Association sa iyong gagawing wag naman pagkakalat dito sa bansang ito. Kaya meron ng paghahanda. So kapag meron ng paghahanda, kapag meron pong pagsirit ng kaso, yan ay sasalubungin ng mga frontliners mula sa mga pribadong mga pag-abot. Alright. Now, may dagdag ko itong hinggil dito kay Lieutenant Commander Carlos Bernardo, isa pong Pinoy na may mataas na posisyon. Although he's a retired officer already ng US Navy, isang Pinoy, na nagtungo ng ating bansa, kamakay lang, hindi kami nagtita sayang, ano. Pero hopefully, sa muling pagdalaw ni Lieutenant Commander Bernardo, magkakaroon na kami ng pagkakataon na magkita in person. Okay. Now,
Alam niyo na pag-uusapan ito pong ating mga kababayang umuwi ng Pilipinas. Itong pagluluwag ng restriction sa COVID-19, sangayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, malaking tulong dito sa patuloy na pagdagsa dito sa ating bansa ng dayuhang mga nagbabakasyon at yung ating mga balikbayan. Sapagkat hindi pa po binabalik dito sa masikip na restriction itong hinggil sa pag-uwi sa bansa o pagpasok sa bansa from abroad. Okay? So pakinggan po natin si Binibining Dana Sandoval, ang spokesperson ng Bureau of Immigration, sa kanyang nasabing pagluluwag sa restriction patuloy na nagbubunga ng malaking bilang na mga umuwi sa bansa. Summer season. Pero sa tingin po natin, ito po latest development na pag-loosen po ng travel restrictions, pagluluwag po dun sa mga dumadating na foreign nationals. Makakatulong po ito na mahikayat po yung mga turista, yung ating mga kababayan natin abroad na bumisita po at umuwi sa Pilipinas. Alright. Yung patuloy na pagluluwag sa restriction. Mga restriction dito sa mga nakahawang virus, isa sa mga nakatutulong dito sa patuloy na pagdating sa ating bansa ng mga lalong-lalo na ng mga dayuhang mga bakasyonista. Pero lalo po tayo sa pataoras, mga gilukong mga tagapakinig, maraming salamat muli sa inyo pong pagsama at tabayanan po ninyo ang susunod na palatuntunan sa pamamagitan ni Binibining JC Bautista, ang Buhay Online. At syempre pa, thanks to Nacel, thanks to Semanita at sa inyo pong lahat. Mula sa aking mga sisters, both here and abroad, kasama na yung pong aking cousin and her family, yan po sa Sipokot Kamsur, ang kanila pong nais na, dasal at pinalalangin every time. God world, God bless the whole world. Bueno, ako po si Sel Baysa, nagsasabing thank you so much. Dios te agina. Samahan niyo po ako muli, God willing, bukas. Ang oras sa Pilipinas, ginap na pong alas 11 ng umaga.